Excited na ang lahat matapos kumpirmahin ng pamalang lungsod na tuloy na ang pagdiriwang ng panagbunga. Kasunod nito'y kumalat sa social media ang schedule ng mga aktibidad ng panagbunga 2022. Pero ayon sa pamalang lungsod, hindi pa ito pinal. Diniskas namin yung activity doon, no? Siguro may nakakuha sa kanila ng activity. Pinost ka agad. But it's only proposed. Wala pa yung official. The official bill will be approved by the program committee. It will be after that, no? Actually, kanina umaga lang pinadala sa akin ulit yung mga revisions. Tapos isasalang natin ito sa council approval. No? Pag na-approvean, then official na yan. We will release it. There will be a certain, it will be released by the panagbunga. Katuwang sa pag-aayos ng mga programa ng panagbunga, ang BFFFI. Nagpulong na ang mga stakeholders at ang BFFFI ukol sa pagdiriwang para sa paghahanda. Ayon naman sa BFFFI, hindi naman ito malaking issue pero hindi pa ito ang pinal na schedule. This is really a non-issue, no? Kung ano man ang nilalabas doon. Ayun, hindi nga natin alam kung ano yung Facebook page na yan or yung group na yan, di ba? But you know, alam ko ang feeling lang namin, ako personally, no, is probably they're excited also. That's why they're doing that, no? But it has nothing to do really with the BFFFI saying it's fake or not. But what we're saying is it's inaccurate and it's not official. Tiniyak naman ng BFFFI na ilalabas nila sa media ang pinal na schedule kapag planchado na ang lahat. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.